Yung kotse ni Jessa, oh, inayos na naman po yun bago siya maaksidente, hindi ba? Kaya hindi magkakaproblema yun. Manong, sigurado kayo maayos ang lahat? Ay, bilis. Oh, sige, eto. Wala namang dapat ayusin sa kotse niya. Binago lang naman yung back mirror at saka nag-change oil din. Kaya ano sinasabi mo? Pinalitan niya ang back mirror at nag-change oil lang kayo? Ano ba sabi ko? Walang aksidente. Hindi naman nagka-problema ang kotse niya. Sige po. Salamat po. Kung ganun mo lang kasal ng kaibigan niya, at wala rin minor accident. Opo. December 29 po nung aksidente si May. At nasa National Plaza po nun si Jessa. Nagkita silang dalaw ni May dun. Kung titingnan niyo po, yung ticket na illegal parking, 2:10 p.m. po. Totoo pala ang sinabi ni Nelson. Sigurado ako may dahilan si May kaya itinago niya ang totoo. Sandali. Kung mabalitaan namin na aksidente si May, family meeting namin yan. Pero, kahit alam niya na aksidente si May, pumunta siya sa family meeting na para wala man lang mangyari. Si May po. Kung hindi niya lang sana alam kung sinong totoong papa ko. Pwede sana, hindi na ginalo ni Jessa ang buhay niya. Dahil po sa akin, marami pa tuloy ang nahirapan at nasaktan. Ang hirap po lang para sa akin. Sorry po, wala akong karapatang harapin kayo. Para ba naman naging kasalanan yun? Kasalanan ko dahil hindi ako naging maingat sa pagkilala kay Jessa. Sawal, alam ko nahihirapan ka na rin. Pero sana wag mo nang saktan ang mama mo. Yung pakiramdam ng isang magulang na hindi man lang niya magulong lapitan ang anak niya. Napakasakit nun. Parang dinuturog ang puso mo. Ganun din kasi ako. Ito. Masyado pa ako nabigla sa mga nangyari. Hindi ko na alam ang gagawin ko. Sa loob ng ilang taon, tiniis ng mama mo ang sakit. Alam mo, ang mama mo na lamang natitira sa'yo ngayon. Alam ko kung gaano ka kamahal ng mama mo. Maniwala ka sa akin. Jeremy, sawal. Patawarin niyo po. Alam ko ito sana ang pinakamasaya niyong araw. Pero ngayon ko pa napili na gawin ang bago nito. Alam niyo, ang bagay lang na pinagsisisihan ko, hindi ko magawang magalit sa iyo, Jeremy. Pero lahat ng pinakita ko sa iyo, totoo lahat mo. Kasi po, na-desisyon na ako. Katulad ko ng gusto niyo, mamanahin ko ang blogging group. Talaga, sawal. Maganda ang desisyon mo. Naniniwala ko na may iintindihan mo rin ang intensyon ko. Pero may condition po ako. Magpapakasal kami ni Jeremy. Kaming dalawa magmamana. Alam, sinabi mo? Hindi na pwede. Hindi na magibig sabihin ito. Na hindi ko pa naiintindihan kung gaano kahirap ang dinanas niyo sa loob ng ilang taon. Pero hindi ko po alam kung bakit hindi niyo nakikita na nasasaktan lang din naman kayo ngayon. Hindi tama ang naging paghihiganta niyo dahil sinasaktan niyo lang ang lahat. Paano ka nagdesisyon ang hindi iniisip ang nararamdaman ko? Naaawa ka lang sa pamilya niya. Kaya naman, ginagawa mo ang bagay nito. Gusto mo bang baliwalain ko na lang ang mga paghihirap ko? Yun ba ang gusto mong mangyari? Ang mga magulang ko lang ang kayamanan ko. Napakasaya namin noon. Pero lahat ng mahal ko, nawala sila dahil sa paggagawa ni Miguel Cang. Ano ko siya patatawarin? Imposible yun! Hindi ko kakalimutan ang kasalanan nila kay na Lola at Lola! Hindi ko naman pagagawin yun! Hindi
rin ang kasalanan nila. Kailangan niya pagbayarin ang kasalanan na gawa niya. At gagawin ko rin ang lahat para humingi siya ng tawad sa inyo. Kaya nakikiusap ako sa inyo. Alisin niyo na ang galit sa puso niyo at magsimula ulit tayo. Hindi. Hindi ako titigil. Hanggat hindi naaarest ang Miguel Cangdayan at hindi lumuluhod sa harapan ko para humingi ng kapatawaran sa akin, wala akong balak na tumigil. Hindi ako susuko. Ipaghihiganti ko sila mama at papa. So tingin niyo po ba yun ang gusto nilang gawin niyo? Magiging masaya kaya sila na pinahihirapan niyo ang buhay ng iba? Sana'y tinaman niyo na lang ang pagkakamali nila. Kapag naghihiganti kayo, maghihiganti lang din sila. Gagawin ko pong makakaya ko para tumigil kayo. Aalisin ko ang galit ninyo. Paano man sa atin sa tingin mo ba ganun ang takbo dito sa mundo natin? Hanggang ka na isipin magbabago si Miguel. Makinig ka. Kung itutuloy mong gawin yan, parang pinatay mo na rin ako noon. Umuwi ka na. Inisipin ko na lang na wala akong narinig sa'yo. Sinabi ko na sa inyo kung ano nasa isip ko. May sarili naman na ako isip na yun. Kaya kung ano mang maging desisyon ko, ako na ang responsable ron. Kahit bigla niyong sinabi na kayo ang mama ko, sa tingin ko, hindi ibig sabihin na may karapatan na kayong kontrolin ang buhay ko. Si Samuel. Pero siya ang nag-iisang apo ni Chairman Shen. Kaya hindi maaari yun. Pag-iusap, pigilan mo siya. Nakikinig siya sa'yo kasi ikaw ang papa niya. Huwag tayong pumayag na makuha siya ni Miguel Cang. Para lang kay Samuel. Hindi na ako ang buong makakaya mo para tulungan siya. Sinabi kung saan ka tumutuloy? Sino kayang hindi humabol sa akin nung nag-impake ako at umalis? Pero huwag niyo nang alalahanin yun. Hindi bali na. Hindi na mahalaga yun. Chesa naman, paano mo nasabi yan? Sa totoo lang, ayoko sanang sabihin to sa inyo dahil kakalayas ko lang. Pero alam niyo bang nagkikita pa rin si Napapa at si Tita Daisy hanggang ngayon? Ano? Sabi na nga ba't wala kayong ideya tungkol dun? Ito po. Mukhang pinag-uusapan nilang dalawang tungkol sa kasal ni Saul. Sa tingin ko, hindi na tama na nagkikita pa rin sila ngayon. Kahit sila ang totoong magulang. Mukhang may bago silang bahay. Ayoko makita silang magkasama. Para kasing may namamagitan sa kanila. Mag-aalala ako sa inyo, pero alam ko may karapat... Decision! Hindi ba binalaan na kita noon? Bakit ka ganyan? Paano mo nagawa sa akin ang bagay na ito? Susan, mali ang inaakala ko. Unahan ka lang. Ipapaliwanag ko lahat pagkawin natin. Talaga? Napakalupit mo, Rimal. Hindi ko ba sapat sa'yo na agawin mo ang anak ko pagkatapos ko siyang alagaan at palakihin? Sumagot ka! Pagkatapos mo agawin ang anak ko, yung asawa ko naman din ang inaagaw mo. Tama ba ako? Mister, patawa. Pag-iusap, honey. Ano yung iniisip mo tungkol sa amin? Huwag ka humingin ang tawad sa akin! Napapagod na akong marinigan mo lang sa'yo. Wala nun. Wala na kayong ginawa kung di lukuhin lang ako. Kaya naman, paano pa ako maniniwala sa inyo? Hindi mo na alam kung gaano kahalaga ang pamilya ko sa akin. Sila ang buhay ko. Gusto ko silang protektahan. Pero sa ginagawa ninyo, pinapaniwala niyo ang lahat ng iyon. Wala kang ibang ginawa. Hindi ka rin masarap na ang buhay ko hanggang sa iyo. Kasi, ikaw, ang tagasilang ng pamilya. Alam mo ba yun? Ani, hindi mo lang naiintindihan. Nakita kami sandali para pag-usapan yung tungkol kay Samuel. Talagang yan pa ang dahilan mo? Bakit siya nilalapitan mo tungkol kay Samuel? Pag
mo sabihin na kalimutan mo na ako ang mama ni Sawol? Kaya naman bakit hindi ako nilapitan mo? Roman! Alam ginawa mo, dapat ako lang magprotekta kay Sawol dahil lang ko siya! Siya panlaman. Tutulungan kita sa gusto mo. Pababagsakin natin si Jessa. Sige po. Ayoko na makita pa si Jessa na nanggugulo sa buhay natin. Ngayon na, ang oras para kumilos tayo. Ito po, pakibigay po yan sa kuya ko. Ano ito? Sigurado akong alam ni kuya kung anong laman niya. Chairman, sino po nagbigay nito? Nakuha raw ang strap na yan sa accident site. Yung nakakuha niyan, pinapabigay niya yan sa'yo. Ano? Nakuha ang strap na to sa accident site? Ano nangyari? May sakit po ba si Mama? Basta muna kayo yung dalawa. Gusto ko pupalitsa. Mama. Sawol na. Totoo ba yan? Hindi na ba alam mo ituloy yung kasal niya ni Jeremy? Alam mo namang hindi niya pwede gawin yun, di ba? Papa. Gusto kong matigil ang paghihiganto ni Tita Daisy. Dahil kapag tinuloy niya to, siya lang din ang masasaktan sa huli. Ayoko na pang mangyari pa yun. Kung mapipigilan ko lang sana ang paghihiganto niya ngayon, handa po akong gawin ng kahit ano. Naiintindihan ko ang gusto mo. Pero kung usapan ang kasal mo, malaking bagay sa buhay ng taong pag-asawa. Si Jeremy, kahit kailan hindi niya ako iniwan ng aking mahihirapan.
April, nahihirapan siya. Gusto ko pong nasa tabi niya ako. Natatakot ako na kapag gumawa siya ng desisyon, hindi po makakabuti yun para sa ating lahat. Wala ka tapos na paghihigante. Kaya gusto kong tuldo ka na to. Hindi ko kalilimutan ang ginawa ni Chairman Tong sa pamilya ko kung paano sila naghirap dahil sa kanya. Pero iba po ako. Iba ang pamamaraan ko kay tita. Imbis na gantihan sila na masama, gusto ko silang matulungan sa abot ng makakaya ko at pabigyan sila ng bagong buhay. Yun ang gagawin ko. Hindi ba? Yun ang dahilan at sinilang ako. Aba! Nakapagluto na po ako ng hapunan. Kumain na po kayo. Tara po, ang sarap po ng pagkakaluto ko ng spinach miso soup. Sabay na po tayong kumain. Bakit bigla ka nakapasok dito? Papa, balak na po namin ni Paolo na lumipat ulit dito para may kasama na po kayo. Mas masaya po kung magkakasama tayo. Alam ka sa akin, nasa plaza ka ba nung araw na maaksidente si May? Nagkita ba kayong dalawa nun? Anong ginawa mo sa kanya? Sagutin mo ko. Ano po bang sinasabi ninyo? Hindi po ba pumunta ako sa kasal ng kaibigan ko nun? Kaya paano? Magsisigawaling ka pa rin ba? Nasa kaya ang kotse mo ng mga oras na yun. Kaya paano ka nakapunta sa Changjan? Bakit meron po kayo niya? Kung ano-ano po bang sinasabi ni Sawal sa inyo? Kaya po ba galit kayo sa akin? Kaya pinagbibintangan niyo ako ngayon? Sino ba talaga sa amin ni Sawal ang pamilya ninyo? Bakit mas pinaniniwalaan niyo ang sinasabi ng babae niyo kesa sa akin? Ako po ang manugan ninyo, Papa! Tumahimik ka na. Umalis ka sa bahay ko. Sige po. Gagawin ko ang gusto ninyo. Tinigo niyo lang ako dahil mas pinaniniwalaan niyo pa ang sinabi ni Sawal na yun. Sasabihin ko ang di pa niya alam. Nagiya ka talaga. Nagmamataas ka na ngayon porque pangyaman pala ng mama mo. At kahit meron ka ng architecture degree, wala ka namang karanasan. Tapos gagamitin mo ang Gogium Group laban sa akin? Porque biglang gumanda ang buhay mo, inaakala mo magagawa mo na lahat ng gusto mo? Nakakasuka ka! Ano mo ba kung gaano ko pinaghirapan na marating ang kinatatayuan ko? Kulang na nga lang, ibenta ko na ang kaluluwa ko! Pero ikaw wala kang ginawa! Napakawalang iya mo! Salitaan ng ganyan, Jessa! Nakalimutan mo na ba? Hindi ka matawag na papa ang papa ko kahit nasalapin ko na siya! Dahil sa'yo, nagkwit ako ng pag-aaral ng violin! At dahil din sa'yo, sinuko ko ang pangarap ko na maging architect nun! Huwag mo kong sisihin! Nagkwit ka dahil wala kang lakas na loob! Natatakot na lang na mas magaling pa ako sa'yo, kaya inago mo ang chance ako makapag-aral! Pinagbutan mo ako! Hindi mo maalala? Jessa, para malaman mo, simula pa nun, inago mo ng lahat ng dapat para sa akin! Tapos ngayon ako bang sasabihin mo na walang hiya sa atin? Hindi ba? Ikaw ang nakapag-aral sa magandang university sa abroad. Pero di ka makatayo sa sarili mo. Dapat sana ngayon, malayo-malayo na ang narating mo. Aminin mo nga. Hindi ka naiingit sa mga opportunity na binigay sa akin. Hindi mo nga kasi talaga matanggap na mas magaling ako kesa sa'yo. Oo, tama ka! Sobrang kinamumuhiin kita dahil mahal na mahal ka ng ibang tao. Lagi nakasunod si May sa'yo. Mataas ang tingin niya sa'yo na parang bang alam mo ang lahat ng bagay na parang ikaw ang laging tama sa ating tatlo! Nasusuka ako sa'yo! Mapagkumari! Kaayo ako sa'yo! Ano ba yung drama? Bakit nandito ka sa loob ng bahay namin? Okay lang po ba kayo, tita? Ano po nangyari? Sinaktan po ba kayo ng salbaheng babaeng yan? Tita Sawal, pasok tayo sa loob! Hoy! Anong tingin niyo sa'kin? Bakit? Hindi niyo ba talaga alam kung sino ako? Tita, okay lang po ako. Pumasok na po kayo sa loob. Sarihido na kayo. Makarid ka, miss. Hindi tama na bigla kang sumusugo dito. Maging mapait ka na lang kina Lolo at Tito. Wala ka na
naman makukuha sa amin, kaya huwag mo na sanang guluhin ang buhay namin. Ano sabi mo? Ano bang ginawa ko sa inyo at ayaw niyo sa akin? Sige nga, saan ba ako nagkulang? Kayo ha, huwag niyo uli akong kakausapin. Maliwanag ba yun? Saul, bakit nandito ka? Ang lamig kaya ng panahon ngayon. Kaya bakit hindi ka nun sa tumakapal na medyas? Tapos nasa construction ka pa. Tama na, okay lang ako. O diba, alisin mo na yung pride mo. Lagad mo na natin na adhesive bandage. Tsaka natin yung pagamot. Sigurado ka ba dyan? Hindi mo ba pagsisisihan yung desisyon mo? Bakit ako magsisisi? Ako ang nagdesisyon nito. Kung walang nagbago sa feelings natin, mas mabuti magsama na tayo. Salamat sa awal. Jeremy, tulungan mo ako nung matapos na ito. Ano nang paghihigan ko rin?
dalawang beses ko na po kayo nasaktan, Papa. Patawarin niyo po ako. Pangako, pagbabayarin ko si Jason yung kapag nagawa ko yun, saka ako harap sa inyo. Kaya naman, huwag kayo susuko. Pagtitiis na niyo, Papa. Welcome po! Kumusta? Anong balita sa launch ng Boots? Naging successful? Bago ko dumating, dapat may handa nyo na ang lahat. Huwag kayong mag-alala kasi inaayos na po namin ngayon ang lahat. Ako po, ang bahala sa professional. Ako naman po sa launching! Pag pinagsama ka ng dalawa, siguradong tagumpay yun! Ibagay nyo ang trend para sa batang audience. I-renew nyo ang brand. Gawin nyo ang elegant at sophisticated. Huwag kayo magtipid kasi bibigyan ko naman kayo ng budget. Galingan niyo ang dalawa. Yes! Oh, si Papa? Ano ito? Ano? Hindi ka nagpapigil, Jeremy. Chairmanship, welcome po! Kumusta? Anong balita sa launch ng Boots? Naging successful? Bago ko dumating, dapat may handa nyo na ang lahat. Huwag kayong mag-alala kasi inaayos na po namin ngayon ang lahat. Ako po, ang bahala sa professional. Ako naman po sa launching! Pag pinagsama ka ng dalawa, siguradong tagumpay yun! Ibagay nyo ang trend para sa batang audience. I-renew nyo ang brand. Gawin nyo ang elegant at sophisticated. Huwag kayo magtipid kasi bibigyan ko naman kayo ng budget. Galingan niyo ang dalawa. Yes! Oh, si Papa? Ano ito? Ano? Magtatapos ang pagiging mag-asawa natin.
sa akin. Dahil inago ko ang nararapat para kay Sawol. Pero maniwala po kayo sa sinasabi ko. Pangako. Hindi ko talaga inutusan si Nelson na baguhin ang blueprint. Ganun ba? Tingnan natin kung ano sasabihin ni Nelson. Huh? Uy, ayan na siya. Hello po, Chairman O. Kamusta na, Team Leader O? Sabihin mo. Sigurado ka ba talagang ako ang nag-utos sa'yo na baguhin ang design? Ang sabi ni Team Leader O... Hindi ako, di ba? Alalahanin mo para sa kapakanan mo rin ito. Kaya dapat magsabi ka ng totoo. Hindi ko alam kung anong problema mo sa akin, pero hindi tamang ako ang sisihin mo. Sa pagkakasabi mo kasi, parang direkta kong inutos sa'yo na baguhin ang design. Hindi kaya sinadya mo lang gibain ang dingding nun dahil gusto mo may mangyaring masama sa asawa mo? Ano ba sinasabi mo dyan? Sa tingin ko may hindi pagkakaintindihan dito. Pagkatapos mangyari ang aksidente, lumapit ka sa'kin para maghingi ng pera. At ginamit ko ang insurance ng kumpanya para matulungan kita kasi nasa ospital ang asawa mo. Tama yun, hindi ba? Pero nung wala ka na matanggap na pera, iniwan mo ang mga anak mo at tumakas ka na. Pero hindi pa rin yung sapat sa'yo. Nagkumbari kang walang asawa, nagpanggap kang ibang tao para mapangasawa mo ang anak ni Chairman Tan. Walang katapusan ang panloloko mo. Gusto mong mawala si Isa para lang makapag-asawa ka ulit. Hindi ba yun ang dahilan at binago mo ang design? Nelson, totoo ba yan? Gusto mo pakasala ang anak ni Chairman Tan? Eh, hindi po ganun. Ang totoo. Kasi po, ano po eh, yung nangyari. Eh, hindi ko po may paliwanag. Nakita niyo na ngayon, Papa. Wala akong kasalanan. Hindi ko binago ang design. Si Nelson po ang gumawa nun. Alam niyo na ngayon na kung ano-anong ginawa niya para mawala sa buhay niya ang asawa niya. Hello, Paolo? Tamang-tama na tumawag ka. Dahil nandito sa kumpanya si Nelson ngayon. Matagal mo siya sa nangaharap, hindi ba? Ano bang nangyayari, Nelson? Sabihin mo sa akin ang lahat. Nagbabaliw mo na ba? Ano? Ibaba mo yung cellphone mo ngayon din! Sige. Nandiyan sa labas si Paolo. Papapasukin ko siya dito. Bantayin niyo mabuti ang lalaking yan, Papa. Sabihin eh, saan ko buta, ha? Ibalikan nito, Jessa! Paolo! Magmusap tayo sa kotse. December 29. Nagkita kayong dalawa ni Kelly Gang, tama ba? Ano, bakit, Paolo? Alam mo bang relasyon mo na Kelly at Nelson nun, di ba? Sinama mo si Kelly para makinggan niya ang asawa ni Nelson. Sa National Basel na si Isa noong oras na yun. Tapos dumating rito si Nelson. Kasi inahabol kayo na nung makita niya si Isa dito, pinigilin niya na magkita sila ni Kelly. Pero nakita pa rin ni Kelly na magkasama sila ng Isa at Nelson at nag-awas sila kayo na Isa. Tingnan mo ito. Nakita sa SNS ang pag-aaway nila Isa at ni Kelly. Ang nakaaguna, nandiyan pa rin sa picture nila. Si Nelson naman, pinilit niya isa kay si Isa sa kotse para matigil ang pag-aaway. Ginawaan niya rin yun para hindi siya maging hantak sa kanila ni Kelly. Tapos umutas niya na Nelson at Kelly sa simbahan, matibay ang alibay niya na hindi siya sakot dito. Teka, anong gusto mong palabasin sa sinasabi mo? Bakit ginagawa mo sa akin to? Na nandito na nila sa National Plaza. Kayong dalawa ni Isa. Magkasabay kayo ni Magasag yung Deep Orphanage. Dahil alam ni Isa kung sino ang papa ni Samuel. Kayong dalawa, hindi naging maganda rin na sino. Malamang nag-aaway kayo kapag nagigita kayo. Siguradong ayaw mo sa kanya. Kaya nung nakita mo sa kotse ni Nelson, sumakay ka at ikaw nagmanayaw nun. Tapos yung kotse mo naman, tinuhin mo rito sa plaza. Tumigil ka lang, Paolo! Sinasabi mo bang ako ang dahilan ng pagkamatay ni Isa? Pinagbibintangan mo ba ako na bumatay sa kapatid mo, Paolo? Yes, ah. Sumuro ko na. Ihintayin ko
susuko ako? Bakit? Ano bang ginawa ko? Ano bang kasalanan ko at susuko ako? Bilang dimintaan mo ko na tumatay ako! Hindi mo na yung maitanggay, tama? Wala nang ibang salaring bukod sa'yo. Ikaw, Jessa Gilman, may kasalanan ng pagkamatay ni May! Sumunod ka! Ayos ba yun? Miguel Carl, ang hiyak ka talaga!